Hello everyone, welcome to Red sa Baulan channel. Matagal din tayong hindi nakagawa ng video patungkol sa repairs and installation ng automatic washing machine. So ngayon mayroon tayo rito yung Fuji Denso na model, na brand. At ang model niya GWA6500BB. So ang problema niya, wala siyang power on. Hindi, walang supply na pumapasok dito sa board. So kapag ganun ang sistema, dalawang bagay ang pwede nating i-check. Ito papakita ko sa inyo. Dito. Ito, mayroong ito yung power dito, ito yung ano. Kanyang cord galing sa power, galing sa supply. Meron siyang fuse. Ito. So una, kapag walang supply na pumapasok din, kapag nasaksak na to, kailangan i-check na kung gumagana to. So minsan putol kasi yan. Yan. Pero sa case na to, okay naman yung kanyang fuse. Tapos sa yung board na lang i-check. Sa board, i-check ko na siya kanina. Hindi siya umuobra. So sira talaga yung kanyang board. So papalitan natin yung board ng universal board. Yan. Ito ang ipapalit natin. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-convert sa universal board itong automatic washing machine. So ito na yung magiging pindutan niya, hindi na ito. So nakalapat na lang yan. Okay? So mayroon na rin siyang kasamang water level sensor. Ito. Hindi na natin magamit ito. Gamitin na natin yung bago. So ang gagawin natin, para convert natin siya, of course, kailangan naka-unplug siya. Ngayon, tatanggalin nyo yung itong cover na itong panel na to na nasa taas. Mayroon dito, tinanggal ko na siya. Yan dito, yung screw. Yan dito sa likod. Ayan. Ayan. And then, ito rin, dito. Ayan. Apat yan. So, pag natanggal nyo na yon, i-lift ito. Ayan. Itataas lang yan. Ayan. Tapos, itong ano, hose, konektado ito sa drum at saka dito sa level sensor. Dito yan. So, tinanggal ko na rin yan. So, hindi na rin natin ito magagamit. Tanggalin natin ito. Yan. So, tabi natin yan. And then, kapag nagawa nyo na yun, balik na rin. Yan. Kita nyo ito. Ito yung nandito yung board. Mayroon itong screw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Tanggalin natin ito. Isang tabi. Ito ay yung kanyang board. Okay. Ayan ang kanyang board. Galing siya gamit ang screwdriver. So kapag sanay ka na, madali na lang itong ano, gawin. Isang tabi yung mga screw. Then, balik na rin. Yan. Ito yung kanyang original board. Color coding siya. Ito. Yan. Itong part na to, galing 220 ito yung part na to. Dito. Ito one, ano to, mga 5 volts. Sa, ito sa water level sensor. Ito sa door switch. Dito yan, sa door switch. Konektado yan. Tanggalin lang yan. 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 Ugutin lang. May pinipress yan. Ito naman yung sa drain motor. Ito yung sa drain motor. Yan. Ito naman yung sa itong red and yellow sa motor yan. Yan. Itong ano, blue and brown sa kanyang water inlet valve. So, ugutin lang yan. So, ito hindi na natin ito magagamit. So, isang tabi natin to kasi i-convert na rin natin siya. So, yung board, yan, yung kanya, ito yung kanyang board. Oh, okay. Tanggalin muna natin to.
Ito mahirap lang tanggalin. Okay. Mamaya na natin ikabit. Isang kailangan mo ng ano, ng long nose. Yan. So ito yung kanyang keypad. Yung keypad niya may power on and off, start, program, process, and water label. Yan. Okay. Ito sa ano yun? Ito sa kanyang door switch. So kapag ang washing machine mo ay mayroong door magnet, kailangan mo lang i-connect dito. Mag-connect ka lang dito ng... I-bypass mo lang to. Ang ginagawa ko, nagkukunik lang ako dyan. Ang ganito. Pinagkukunik ko siya. Pag door magnet yung washing machine. Kung hindi naman, tatanggalin yon, ikakabit yung sa water level sensor. Ay, hindi. Door switch. So, kung mapapansin natin, by the way, dito pala sa likod nito, mayroon ng diagram kung ano saan nyo ikakabit. Yung mga motor. Yung, kung saan nyo ikakabit yung water level sensor, yung door switch, yung kanyang drain motor, yung inlet valve, and motor. Nandito nakalagay. Tapos, makikita mo kailangan mo magdagdag ng additional na wire. Tuturo ko sa inyo mamaya. Since ito ay, ano, ditusok lang, hindi naman natin pwedeng itusok dito. Ika-cut natin to. Tanggalin na natin to. Again, in converting, kailangan kabisado mo kung alam mo kung saan yung water level sensor, nasaan yung door switch. Yan. So, anong gagawin natin dito? Puputulin na natin yan. Ito, puputulin na natin ito. Yan. So, hindi naman natin na magagamit yan. Ito, puputulin na rin natin ito. Ngayon, lalagyan natin ito ng terminal clip. Tingnan natin kung kasi yung terminal clip. Maliit. Ang terminal clip niyan, malalaki. Ayan, tulad nito. I-match muna natin. Ayan. Pasya siya. So, cut natin to. Ayan. Terminal clip yan. Ayan, para mabilis lang, gumamit tayo ng pagtanggal ng ano. Ito. Babalatan natin to. Pasin ko muna. Hindi ko sure kung maliwanag yung video. Ilawan ba siya? Malinaw. Nakikita nila. Yan. Okay. Ito. Balatan natin. Yan, balatan natin yan. Balatan natin. May binili akong pambalat, mas maliit yun. Hindi ko pa nagamit. Nasa taas. So, itong tumintang, ito muna gamitin natin. Okay. Pag, yun na, yung terminal clip, butas yun, ipasok sa loob. Mahaba yata yun. Aking, shout out sa aking videographer na si Dave. Siya yung aking videographer ngayon. Nanonood siya ng ano eh. Anong pinapanood mo, Dave? Doctor Strange daw. Eh, tinawag ko siya. Sabi ko, tulungan mo muna ako. Yun. Okay, pag yun na yun, ang gagawin natin dyan, i-press natin ng long nose. Kailangan mahigpit. Pero lang, hindi siya na napipress.
natin. Matigas yung kanyang ano. Pero ang pang-press siguro, kailangan natin ng ano, side cutter na pang-press. Hindi yung talim ang gagamitin natin, kundi yung kanyang ano. Naputol ng talim. Hindi kumagat siya, pero may danger yun eh. Naputol siya. Ayan, kumagat naman siya. Ilang problema, yun lang. Palitan natin, hindi pwede yung ganyan. Dapat nasa standard tayo. Maaaring pagmulan nyo ng spark. Palitan natin. Kailangan ito. Hindi niya kasi makagat, bes. Nahihinaan ba yung pangkagat? Saan ba yung mas mga tindi kong ano? Dito ako na, dito ang challenging sa part na to. Kasi hindi siya kumakagat. Hindi kumakagat gamit yung long nose. Ito siguro. Okay, ito siguro ang part na to. Ay. Ipalitan natin yun, hindi umuobra. Hindi umuobra yung kanyang terminal clip. Puputol. Ano ba yung technique nyo dyan, guys? Bigyan nyo ako ng technique. Paano siya gamitin. Sa loob. And then ito ang gamitin natin. Ayan ang gumana. Okay. Yung iba kasi sinosolder ito. Pero sa akin hindi na. Ay. Ito lang, matagalan ako rito. Yun. Pag nandun na, i-press, maigi. Tapos, ganun din naman ito. Pagdating yung ano. Ayan, wala. Biola, sabi nga. Pasok yung protector. Then, kumakagat yan. Then, ito. Yun. I-press using long nose. Yun. Biola. Yun. 2 down na tayo. Mayroon pa tayong ilan pa to? 2, 4, 6, 8, siyam. May siyam pa tayo. Naisip ko kung ito ang gamitin ay natigas. So, ito na lang. Natin, pasok natin ito. Then, ito. Biola. Ayan. Next.
Ay! Viola. Hindi nakapasok. Ayun, okay lang yan. Wala siyang protector. Okay, lagyan natin ang protector ito. Almost mga mahigit isang buwan din guys na hindi ako nakagawa ng video patungkol sa washing machine dahil busy tayo sa ating trabaho. So yung po nagre-request na magpagawa sa akin, nag-message po sa akin, paumanhin po, hindi ko po kayo mapuntahan sa ngayon. Pag mga out of town na po, hindi ko na po napupuntahan yun. Dito lang po ako sa Metro Manila. Binabawasan natin yun kasi ang hirap ito, itusok yan, bumabangga. Yeah. Okay. So, nagawa na natin to. Sa kabila naman. So, ito guys, pinutol na rin natin to. Yung sa connection ito sa drain motor. So, kinabit ko na ito. Sinubusan din ako ng terminal clip. So, ang ginawa ko na lang, yung kanyang side cutter ang ginamit ko. Dahil lang, hindi ko masyadong dinidiinan. Yan. Gamit ang side cutter, dito sa pinakadulo, kailangan mong isagad. Yan. Yan, mas maganda siyang tingnan guys. Dalawa. Yun. So ito, ikat na rin natin to. Dalawa, cut. Then, splice. Ayan, nakaharang. Splice. Splice. Then, ito. Hirap ituloy. Ayan. Okay. Pasok. Then side cutter. Yun. Pasok. Side cutter. Naputol. Nahigpit. Nakagat maigi. So, dapat hindi siya igi. Yun lang ang challenge dun. Okay. Huwag masyadong ipakagat. Yun. Ganun lang. Two more. Yun. Okay. Ayan. So, nakabit na natin yung kanyang terminal clip. Bilhin natin yung mga tools. Ito, guys, ito sa door switch. Ang position, ito yan, sa door switch dito. Ito yung door switch sa loob.
Okay. Eh, na-position niya dito, since dalawa yan dito sa dilim. Yun. May isa rito. Ayan. Ito naman yung sa water level sensor na nandito sa likod. Pakita ko sa inyo. Ito yan, nakabit. Ayan. Hirap siya ipasok. Mami tayo ng long nose. Nayupi yung isa. Damage na to. Kaya palitan natin. Wire. Yun. Palitan lang natin ng terminal clip. Ay. Pasok natin dito. Ayun. Ito naman yung sa dulo. Ayun. Yung kaninang pinalitan natin, medyo, yun, padingi. Hindi makapasok yung male, ano, connector. So, ito guys, ito yung kanyang part sa water level sensor, door switch. Ngayon, dito naman sa kabila. Yung kabila, makikita nyo, mayroon nakalagay rito. Line 1, 0 line, and then ito sa, itong part na to, sunod is AC retractor, meaning yung drain motor. And then yung inlet bulb, and then yung motor, capacitor, and then line 2. So, mangyari, gagawa tayo ng isa pang linya, papunta dito sa 0 line. Zero line. So, lanayin muna natin to. Okay. Meron tayong gagawing isang linya, mga half meter. Dito yan lalagay sa zero line. Yan. Magkakasama yan. Papunta yan dito sa baba. So, mga half meter, pwede na yan. Okay. And then noon, yung dulo-dulo. Yeah. Lalagyan natin ng ano, terminal clip din 'yon. Pasok natin 'yon. Ito yung isang zero line. Ito kasama yan dito. Okay? So, ilagay na natin dito para hindi kayo malito. Yan. Sa pangalawa yan. Zero line. Okay? Yan. And then, ito.
dito sa likod makikita nyo yung mga wirings. Ayan. Ito ano lang to, ground. So ito yung galing sa power supply. Ayan. Sa power supply ito, and then yung brown, mayroon siyang ano, mayroon siyang fuse. So kanina chinik natin to, okay naman tong fuse. And then yung kanyang blue. So makikita nyo brown and blue. Tapos dito brown and blue. Para makasigurado, kailangan gumamit tayo ng tester. Kukunin natin yung kanyang continuity. Mas maganda kung meron kayong digital tester para makuha natin yung continuity. Okay. So yung blue, pasok natin dito dyan. And then, so, ito. Ayan. So ibig sabihin, mula rito hanggang dito sa ano, dulo nito, power supply, ito yung sa power supply. Sa line 1. Line 1 or line 2. Ito, line 1, line 2. Brown. Ayan, ito. Ito nga sa dito. So, nakita na natin na itong dalawang ito ay sa line 1 at saka line 2. Tanggalin natin itong electrical tape na ito. Kasi, maghihiwalay natin. So, dito, brown and line 1 and line 2. So, dito sa dulo, lagyan natin yung line 1. Yung sa dulo, yun naman yung line 2. Yun. Magkadulo-dulo yan, mga kapatid. So, ito, red and yellow, ito yung sa motor and capacitor. Ito sa baba. Alikay rito sa baba. Pakita ko sa inyo. Yan. Galin natin ito. Para makita nyo. Yung capacitor, nandito yung capacitor. Ito yung capacitor nyo. Yan. Yan yung capacitor nyan. Ito capacitor to, nandito. Hindi ko na tinanggal yan. Hindi nyo. Okay, nakakonect siya sa ito yung motor and then yung kanyang drain motor. See? Okay, alam mo, para makita nyo. Tanggalin natin. Pakita mo sa kanila. Ito. Tanggalin natin to para makita nyo. Yung drain motor, ang kulay niyan, itong, anong kulay nito? Light, ito, light blue, sky blue, and then itong purple, din naging violet. Yan. Yan yung sa, ano, sa drain motor. And then, pag, nung umakyat na sa taas, naging blue na, saka violet. Yan. So, yung motor mo, sa kapasitor, nagsama na sa taas. Okay? Yan. So, akit tayo sa taas para i-connect natin yung drain motor doon sa taas. So, ito na yung drain motor. Itong dalawang line na to. So, retractor. Actually, meron pang isang line, no? Water inlet valve. Dito sa taas, yung water inlet valve. Dito natin. So, yung isang line ng, ano, ng drain motor, lagay natin dito sa easy retractor. And then, yung susunod dyan, yung itong isa naman, sa inlet valve. Kasi itong inlet valve mula rito, nagsama na sila. Ayan. Ipakita ko sa inyo kung paano nagsama yan. Pero yung sa motor, babalikan natin yan
dito, yung capacitor. So dito sa ito, so tatlo na lang capacitor and motor. So yung inlet valve nandito 'yon. Pakita ko sa inyo kasi yung retractor inlet valve nag-connect. Okay? So guys, ito yung sa water inlet valve kulay gray. So dito in full valve inlet valve, water inlet valve yan. So doon natin i-connect yan. And then yung capacitor yung yellow dito sa taas. And then yung ating motor red dito sa yan. Ganyan ang kanyang sequence. Kaya lang itong isa natanggal yung kanyang terminal clip. Ayusin lang natin. Ito yung kinonik natin. Huh? Ay, nangyari, natatanggal dyan. Ito yung sa zero line out. So, kailangan pa natin ng terminal clip. Problema. Terminal clip natin. Sige, hanap muna ako ng terminal clip. Ubusan tayo ng terminal clip. Galing natin ito. Ito ang ipalit natin. Ito yung sa zero line out. Additional line na ginawa natin. Maluwag lang yung ating ano. Yan. So dito, sa baba guys. So yung isang line na ginawa natin. Dito, pakita natin sa baba. Yan. Ito yung isang line na zero line out. And then, pagsasamahin natin yung line ng isasama natin dito sa line ng ito line ng pump motor yung motor. Ito naman yung line ng kanyang drain motor. Ito yung line ng water inlet valve. So isasama natin to rito. Tanggalin natin to. Yun. Sasama natin siya rito. So, apat na sila. So, yung zero line out, motor, drain motor, and then water inlet valve. Lahat po yan ay 220. So, balik ulit natin yan. So, hindi naman ka siya. Okay, kumuha tayo ng mas malaki. Yun. Yun, ground ito. I-review natin. Ito sa kanyang door switch. Itong water inlet valve. Brown, line 1. Blue, line 2. Black, zero line out. And then, drain motor. Water inlet valve. Motor, and then capacitor. Gawin natin. Op, yeah. Oh. Yan. Nasaan yung pad natin? Para i-test natin. Yan yung pad. Okay?
So yun guys, ay pagaganahin na lang natin kung may power on siya using itong pad. Okay? On mo siya. Pagaganahin natin ngayon, saksak natin. Ayan, may narinig tayong tunog. Ito yung kanyang keypad. Power on. Wait lang. Mag-off siya. Off mo muna. Ito guys, inabot na tayo ng gabi. Kasi kanina, nagpa-check up kami ni Mrs. Buntis kasi si Mrs. Kaya pina-check up muna namin. So ngayon, ang gagawin natin, ipitest na natin siya. Nag-on lang siya kanina. And then, biglang nawala. And pumutok yung kanyang fuse. The reason pumutok yung kanyang fuse, dahil yung connection natin kanina na pinagsama natin, yung apat na yon dito, ibaba. Yan. Tama yon. So, dapat yung line 1 at line 2, ihiwalay na natin. So, yung cord nito, ito, yan, akit mo rito. Yan. May fuse, and then, mayroong line 1, then neutral. Dapat diretso na doon sa, ano, sa board. So, kanina, naka-connect pa ito sa, ano, water inlet valve. So, tinanggal natin yun, sniperate natin. So, tama pa rin yun dito. Ngayon, i-test na natin. I-check nyo kung nakakabit maigi. Katulad nito, itanggal yung kanyang, tanggal sa, ano, terminal clip. Yung, yan. Kailangan. Kailangan nakapasok siya maigi. Yan mo muna. Make sure na nakabit. Sa case nito, hindi siya nakabit. Ang hirap na matanggal. Madilim lang dito sa atin guys. Inabutan na tayo ng gabi. Yan. Nagugot siya. Wala pala. Ayun guys, kung naikabit nyo na lahat, double check. Tuloy kung nakabit lahat yung mga terminal clip, katulad yan. Then, i-test na natin. Kinabit na rin natin yung keypad. Then, i-saksak na lang natin sa power supply. Ayun. Ito yung kanyang display board. Power on natin. Ayan. So, makikita nyo. Okay na yun. Ayan, water level ito. 1, 2, 3. Merong high, mid, low, middle, high. And then, process, deep, or ano, spin, wash or rinse. And then, yan. Wash, rinse, spin. Then, dito makikita mo yung failure. Yan. So, off muna natin. Ayusin natin. I-try natin na may tubig. Yan. Okay? So, guys, ilalatag natin yung display board. Binutasan natin ito para pumasok yung cable. So, lalagyan natin siya ng pandikit. Double adhesive yung kanyang pandikit. Yeah. Okay. Ayan. Then, tatanggalin din natin itong sa ibabaw. Lagyan din natin siya ng pandikit mamaya. Yung dito silan para hindi pumasok yung tubig. Ngayon, kung nailagay nyo na yan, so kabit na igi, kailangan pantay. Kasi yung ano, ganyan o. So dapat hindi bumabangga. Yan siya dapat. Yun. So, pag naka plaster na, nasenter nyo na, dikit nyo na.
lagyan na lang natin dito ng sealant mamaya. Kasi hindi makapit yung ating pandikit. Basta lang natin maili. Yeah. Guys, kung na-fix nyo na yung ano, yung display, ilagay naman natin ang ating power board. Yan, palulusutin lang natin. Kailangan natin mahabang ano, screw. Dito sa kabila, ita-tie knot na lang natin ito. Yun. Dito. Dito, tie knot. Kailangan natin siyang butasan dito. O dito, i-tie knot natin. Okay? Go. Ito guys, after installing all the parts, yung board, rewiring, tinetest na natin siya. So, sa spin lang muna tayo. Kanina nagkaroon tayo ng signal error. Kapag ganun ang problema, naka-encounter kayo ng signal error, make sure na yung water level sensor and connection dito ay magkapariyo sila ng connect. Kasi pag hindi nagkakaroon ng tamang connection, magkakaroon ng signal error. So sa case na to, nag-spin na siya. Working yung spin niya. And then, ano naman natin siya? Pose. Yan, pose. Yan. So off natin siya. Then, lagay natin siya sa wash. Low. Yata, makikita yata. Ganyan lang. Yan, para yan. Makikita nyo yung water level sensor. Low, middle, high, low. So, low lang tayo. And then, sa process, wash, kasama yung wash. Program, ano lang tayo? Quick lang tayo. Yan, quick. Then, low water. Then, yan, start. So yun guys, ganito yung itsura ng kanyang panel board, display board ng universal board. So yun, nakakabit ngayon sa ating Fujidenso. Yung tubig, marana na siya. Yan, ugas tayo ng kamay. Di-deliver na natin. Mayari. Pali yung kapitbahay ko lang guys, yung mayari. Sira daw eh, kaya tinawagan tayo kaagad. Ayun. As you can see, yan guys, kung may question kayo sa ating conversion ng universal board, comment lang below. And thank you for watching. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo para mayroon po kayong matutunan. In detail sa mga susunod na araw, paano ikabit ito ng maayos sa diagram. Bye-bye guys!